Good day guys. Ayan, today bumili ako ng deep dish para dito sa mating ng aking Toyota Raize. Kung mapapansin nyo, yung original mating pa yung nakalagay, no? So, ang mahirap kasi sa ganito guys, pag nababasa, minsan nangangamoy. Okay, so guys, ito nga pala yung kinuha ko, no? So, kung makikita nyo, this is the deep dish for Toyota Raize. Ang kinuha ko is yung TPE carbon fiber. Ayan. So may texture. Ayan, makikita nyo naman yung texture niya. Ganyan siya guys. Ayan. So ganyan yung texture niya guys. So dun sa mga interested bumili, ilalagay ko na lang yung link sa description. Then, i-test na natin kung sakto lang siya. So, nung dineliver siya guys, medyo nakalukot siya, no? Ayan, medyo nawala siya sa form. Pero ang gagawin natin is painitan natin guys para pumantay siya. Try lang natin. No? If ever naman hindi, siguro naman in the long run, babalik siya dun sa original form niya. And then ito yung para dun sa second row. Nakabalot pa siya. So, pakita ko lang din guys. So, si Raize nga pala nandun sa labas. Ayan. So, ito guys. So, okay naman yung sa likod, no? Yung nasa harap lang, no? Medyo na-form siya kasi nung dineliver. So, papainitan natin guys. So, this one is... Ngayon guys, yung binili ko siya is 2,800. So, may kita nyo texture siya. May texture. Ayan. Ganon din sa interior natin sa Raize is marami siyang texture. So, mas bagay siguro guys, no? May texture. And tingin ko mas hindi siya madulas. Para siyang plastic na rubber guys. So, ano naman siya, ayan. So, maganda rin din naman. And hindi siya ganong kaamoy, no? So, natural na yung amoy niya is yung plastic. Yung katulad ng minsan sa mga laruan. Guys, so ganon yung amoy niya. So, yun, i-fit na natin. Papainitan ko lang muna yun ng blower, guys. Tingnan natin kung babalik dun sa original form. Okay, so yan guys, medyo baloktot pa rin siya, pero okay lang naman yan guys, no? So, pero nabawasan ng konti yung lukot. So, okay na rin yan guys, no? Yung isa naman gaganunin din natin. So, ito nga pala guys, kaya tayo maglalagay ng ganito. Kasi nga, pag nababasa lagi yung carpet ng sasakyan natin, syempre, mangangamoy siya guys in the long run na laging nababasa, tutuyo, mababasa, matutuyo. So, pag namuo yung mga bakterya doon, guys, ganun, nangangamoy kulob yung sasakyan natin. Na parang, ano, no, yung mga basahan na hindi masyadong nalinisan, maigi, or nalabhan. So, medyo mabantot siya. So, kaya mas maganda talaga na maglagay ng ganito. Plus, hindi natin nasisira din yung original na carpet. Kasi, yun dati kasi ginawa ko, pinatong ko lang doon sa original na carpet. Pero ngayon, tingnan natin kung pwede yung dun sa driver side. Pero yung dare siguro, yung sa passenger and then dun sa back seat, tingin ko pwede. So yun guys, itatry na natin. No? Iboblower ko lang din yung sa driver side and then i-fit na natin. A few moments later. So guys, ayan. Maayos naman yung pagkaka-fit. Okay naman. So hindi ko binili yung ano, yung extended. So pag sinara ba yung pinto. Ayan. So wala naman siyang problema. Hindi naman sumasabit. Okay.
So next tayo dun sa likod. Yan yung itsura niya ngayon. Yun, wala naman problema sa sarabukas. Pisin lang natin sa kabila. Sinayos lang dito. Okay, so dito naman nga tayo sa harapan, guys. So ang gagawin natin, kunin natin tong sa harap. Kasi kung ipapatong mo guys, hindi dito. Hindi siya papasok, no. So hindi rin papasok yung lock nito. So ang gagawin ko, kasi ito, hindi siya katulad dun dati na nasa flooring na nakapit. So ito nakaangat. So magandang gawin dito, tingin ko, pasok ko dito. Ayan, papasok siya sa may ilalim. Ayan. Para hindi ko natanggalin to. Kasi pag tinanggal ko tong carpet, malamang mawawala to, guys. Pasok ko lang dyan. And then, tignan natin kung maganda pa rin yung lapat nung itong binili natin. Inayos ko lang yung lock, guys. Ayan. Okay. So, nag-lock na siya. And then, okay lang din naman. Ang pinaka-importante, guys, huwag sumabit to, ha. Itong accelerator. Huwag didikit. Huwag talagang dikit. As in. So, wala naman. So, wala kang magiging problema. Okay. Then, 50 naman siya. Sakto lang din. Tingnan natin kung magkakaroon ng problema sa open up. Wala. Hindi naman siya sumasabit. So yan, okay na siya, guys. Nakapit na. Okay. And syempre pag doble, guys, tingin ko lang ako, based on my experience, pag naglalagay ng ganito, mas nababawasan yung road noise. And then, syempre, yun nga lang, no, iniisip ko din, itong mga texture niya na to, mag-accumulate siya ng mga putik, no, katagalan. So, tingin ko mas okay din yun kasi guys, minsan pagka walang ganyan, kumakalat yung alikabok kung saan-saan, at least na-hold niya. So, madali lang naman hugasan to. Tubig, sabon, bunas, okay na uli yan. Kaysa naman maglaba ka na maglaba ng carpet, ang tagal pa patuyuin. Ito, saglit lang patuyuin, guys. So, yan. Okay na lahat. Palagay na. Sorry guys, yung sapatos ko nandito. Yan. So, titingnan niya, maganda naman yung pagkakapit na yun. So pinatong ko lang siya doon sa mga carpet, guys. Kahit dito sa driver side, okay naman. So pinatong ko lang din siya, inilalim ko lang yung original na carpet. Nakita niya naman, guys, no? And then nandito yung sa likod. Okay naman siya. Okay. So guys, thank you so much for watching. Have a good day. Drive safe.